Hi guys, tara, samahan nyo kami at maglilibot kami sa Global Village. Actually, ito pa lang yung entrada ng entrance papunta sa parking ng Global Village. Global Village is one of the top visited places in UAE. Siyempre, dahil holiday nga kami pumunta dito, kasama ko ang aking beshi Carl, ang aking tatay, at ang aking love, pati na rin ang aking mga ibang friends. Super traffic nga dahil holiday. At sa mga hindi nga pala nakakaalam, every holiday sa UAE, kadalasan lahat ng tourist spot, super daming tao, blockbuster mga mare. As in super duper haba ng pila, lalo na sa parking lot, mahirap mag-parking. It will take 30 minutes to 1 hour, kadalasan hanggang 2 hours nga kapag nagpa-parking ka, lalo na kapag mga tourist spot destination dito sa UAE. Ang Global Village ay isang sikat na lugar, isang theme park, kung saan nakikita mo ang iba't ibang culture sa buong mundo. Kumbaga, in one place nga, makikita mo lahat ng mga cultures, iba't ibang culture ng iba't ibang bansa. Lahat ng mga delicacies nila, every country meron din. Lahat ng mga national costume, lahat ng mga makikita mo usually sa bansa nila, makikita mo. As you can see guys, super haba nga ng traffic. Nakakaloka, papasok pa lang to ng Global Village pero sobrang nahirapan kami maghanap ng parking area. Of course, ayaw nga namin magsayang ng oras. Imbis nga naggagala na kami, eh nagbayad na lang kami ng parking fee. Grabe dahil nakakalula. Pero syempre wala kaming choice kundi para ipark lang yung sasakyan ni tatay. Doon nga kami nagpark, doon sa parking area na may bayad ng 120. So ayan nga pala yung entrance. Yan na talaga yung pinaka-entrance booth ng Global Village. Para makapasok ka sa loob ng theme park. Pag paid parking nga, kakaunti lang naman ang mga nakaparking dito. Hindi kagaya doon sa free parking ay super dami at punuan para makatipid. Pero syempre kapag no choice ka, mapupunta ka talaga sa parking area kung saan may bayad. Kasi that time guys, super puno ang parking area. Actually, nag-close na nga siya kaya hindi na sila nagpapasok sa free parking. As you can see, super ganda ng Global Village. Mare, labas pa lang yan. So bago ka nga makapasok, kailangan mo magbayad ng entrance fee. Ang entrance fee nga ngayon this year is 25 dirhams. So in peso currency, kapag kinonvert mo siya, 300 dirhams na nga siya. Depende pa yan sa palitan. So, syempre, bayaran na, medyo nagtuturoan. At itong tatay ko, parang ayaw pang dumukot. So, ayun na nga, nakapagbayad na kami ng ticket at ang iba naming friends ay nasa loob na. Bali, 20 dirhams pala siya per head. And ayun yung access pass mo para makapasok ka dun sa loob mismo ng isang theme park. Kung ka nga papasukin dito, i-scan mo nila yan bago ka makapasok. At kapag nakapasok ka nga, makikita mo agad dito nagagandahang ilaw na akala mo totoong building. Ang ganda, 'di ba? Yung tatay ko nauuna na. Kinakabahan ako, parang naiinip. So ayun na nga, pagpasok namin, mga bitbit na kaming tubig kasi we expect na mas mahal ang tubig dito kaysa sa labas. Yung isang water bottle kasi sa labas ay nag-worth ng 1 dirham lang per bottles. So kapag dito binenta yun sa Global Village, usually 5 dirhams per bottle siya. O diba, ang mahal. At ito nga palang washroom area nila. Isa rin nga pala sa struggle pag gagala dito sa UAE ay yung paglalakad. Kasi nga medyo malawak ang kanila mga tourist spot. Malayo-layo nga rin ang lalakarin mo. O diba, ang ganda. Pero kahit naman malayo ay super worth it kapag umikot ka na sa loob. Kahit anong tourist destination dito sa UAE, never ako na-disappoint. Although nakakapagod maglakad, very satisfying naman kapag naglilibot ka na. Hindi mo na mapapansin din ang oras. Lalo na kapag may mga kasama kang masasayang kasama. So ayun na nga, dahil umay na rin kami minsan pumasok sa mga shop. Kadalasan kada bansa nandun lang naman sa loob ay yung mga tindahan kung anong delicacies or mga items na binibenta sa bansa nila. So hindi na nga namin pinasok bawat bansa, inikot na lang namin siya ng ganyan. Panasayaw, pano?
Dancer yarn. Syempre, habang naglalakad-lakad kami, kapag nakakakita kami ng magagandang view, ay siya, syempre, mag-post. Kailangan mag-picture-picture. Napaka-cute nga naman itong Fiesta Street na to. At naisipan ng aking beshi girl na magpa-picture dito. Yung arco na yan, super nakaka-good vibes at napaka-UAE color. Na-curious nga kami kung anong laman itong Cyber City kaya pinagpasyahan namin. Lalo na ng aking tatay na pumasok kami dyan kasi nga naku-curious kami. 11:30 pa nga waiting time ng ticket namin. Bali, 20 dirhams pala yung ticket sa Cyber City. So yung natitirang time habang nag-aantay kami, umikot nga kami. Ito nga palang stadium ng Global Village. That day, nang pumunta kami dito is National UAE Day. Araw ng bansa nila. So ang ganap dito sa chatter nila ay isang natural cultural dance. Ito naman ang presentation ng mga Emiratis. Ang presentation na yun ay pagpapakilala kung paano nagsimula at na-build ang UAE. UAE pala ay 52 years na. So first year ko dito is 46 years ng UAE, imagine. Magsi 6 years na ako sa UAE, nakakaloka. At nung time na nga ng ticket namin, pumasok na kami sa Cyber City. Medyo nawi-weirduhan nga ako, pero napakaganda dito sa loob. Cyber City pala ay separate ang ticket bukod dun sa main entrance sa 25 dirhams pag bata, 30 dirhams kapag matanda. Ewan, tama ba yung ticket ko? Nakalimutan ko na. At sabi ko nga kila tatay at Darlie, doon kami sa pinakataas para bongga. Para wala naman masyadong naglalakad na nakikita. Ang pangit naman kasing manood kapag meron lakad ng lakad. So habang naghahanap nga kami ng pwesto at habang pinupuno nga itong theater ng Cyber City, syempre pinupuno muna yan bago mag-start. Konting picture-picture, syempre. Ayan nga pala yung mga kasama ko. Si Abby, si Silip, Silip. Parang cartoons die. Parang ka nanonood ng Power Ranger, charot. Parang side dog, ganon. So ito kasi guys, ito ay isang stunt show na mga motor, na mga sasakyan, kaso may storya lang siya. Hindi sila basta-basta naggagawa ng exhibition, pero may exhibition sila habang may istorya. Yung kanilang kwento. So, nag-start na nga ito at medyo amazed nga pala kami. Hindi pala medyo. O, diba? Sa pagtumbling pa lang ng motor at saka si kuyang tumalon mula dun sa taas. Diyos ka. Pak! Pare, sobrang taas nun. Diyos ko, malulula ka. Siguro super lalim yung tubig na yun. Hanggang sa natapos ng istorya ng mga villain enek-enek side o kumaliar ng mga... Ewan, basta may istorya yan. Itong lalaking to, grabe. Nakakatakot kasi super taas ng kanyang tinalon. Kinikilabutan na nga kami dyan at siya'y tumatalon. Tatalon talaga siya, guys. Panoorin nyo. Tsa. Ayan o. Oh, diba? Ni-imagine ko, hindi ko alam kung ilang feet yung tinalon niya, pero grabe, super taas. Ang daming stunt nga ang ginawa dito. Guys, yung mga nagtatrabaho pala sa stunt show na to is mga professional and mga praktisadong tao. Hanggang sa natapos nga ang show at nag-uwian na kami, itong beshi ko hinahanap ang punto na dadalawin, charot. Uupo nga sana kami dito pero nakakaloka, may bayad na 50 dirhams hanggang nagyayaan na nga umuwi at eto na ang exit. Yung tatay ko hindi ko alam kung giniginaw dahil winter na nga dito sa UAE. So, ayun na nga, going home. Kung nga kami umuwi, kumain muna kami sa night market. Mga gutoman lola mo. Yun na lang po at salamat. Bye!